Welcome back to my channel. This is Sir Paya. Sa mga bago pa lang sa channel ko, ako po ay nagtuturo ng basic programming kung paano gumawa ng system from the scratch. So don't forget to subscribe my channel and pag-hit na rin sa notification bell para ma-update kayo sa mga bagong upload tulad nito. So this is our episode 3 for our POS system for restaurant. So today, gagawa tayo ng product entry module. So, add muna tayo ng form. So, this is a foreign product. Tapos, set muna natin dito yung mga kailangan natin i-set sa form natin para uniform yung ating form. So, sa cursor, set natin into 1, then may the dispose. At tayo dito ng description. So, yung ID natin is naka-auto-increment na. So, hindi na kailangan natin siya ilagay dyan. Although, mayroong label ID na i-hide natin mamaya. Or category lang muna to. This is category. So sa category, kailangan natin siya ng combo box. This is the price. At tayo ng picture box. Tapos, size mode, streets natin. Ayan. Border style, set natin into fixed single. Lagyan lang natin dito ng sa gilid. Tapos, ayan. At tayo dito ng
Mag-sub tayo ng button. Ito lang button sa PS natin yung gagamitin natin. Ito na lang sila. Lagay natin dito sa ating product. So this is a save. Update. Then clear. Or cancel. Medyo malaki yung mga button natin. Adjust natin ang konti. Yan, pwede natin siya lang i-browse. Tapos, ang ko lang. Okay. Bigyan na lang natin dito ng ano. ID. Tapos dito, by default naka auto, tapos disable. Disable lang natin siya. Okay. Sa category, pag wala tayong category, lagyan lang tayo dito ng other button. Pwede tayo maka-add ng category. Ayan. Okay, tapos pag walang category, so add tayo dito ng category. RM category. Tapos, sa category natin, isit lang muna natin yung mga kailangan natin isit dito. Click single. Tapos, copy lang natin sila. Tapos copy na lang natin siya. Lagay natin dito kay category.
ito na lang siguro, no? Lagyan lang natin dito ta. Tapos lagyan natin siya ng sale. Okay, so more on designing muna tayo dito, no? And it's product, create, sobrang laki ng ano. Ayan, tapos add category. So, dyan tayo pwedeng mag-add ng category papunta sa ating database. So, example, sa category, so, import mo tayo dito ng tapos, try. If message box, save this category. Insert into TBL category. Tapos category. So si at category that is our parameter. Change muna natin yung name ng ating category or text box to txt category. Tapos this is txt category.txt. Tapos cm.execute non query. Then message box category has been successfully saved. So try natin. Try muna natin product, tapos add category. Like for example, drinks. Save category, yes. Save. So, check natin if may drinks na ba dito sa ating category. Ayan, so meron na. Okay, so ayan, nakagawa na tayo ng category module. Okay, so episode 4, i-retrieve naman natin yung record from category papunta dito sa atin product, tapos insert tayo ng record ng product natin. Okay, so again, maraming salamat sa panonood at pakikinig. So I hope meron kayong natutunan. Happy coding everyone!